Kasabay ng araw ng mga manggagawa ay ipinagdiriwang din sa pagpasok ng buwan ng Mayo ang Farmers and Fisherfolks Month. Kaugnay nito, ating bigyang pugay ang mga magsasaka at mangingisda na tinaguri ang modern day heroes dahil sa kanilang natatanging kontribusyon upang magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa inyong mga palad na kalapag, asam ng buong bayang pag-unlad. Anumang unos ang humadlang, kalusugan pa rin sa bayan ang hangad. Di alintana ng kalam ng pagal, tagatak ng pawis at tirik ng araw, matiyak lamang na sapat ang sustansya sa hapag. Hatid mong pag-asa ay tila mga talulot, patuloy ang pag-usbong, di pasisiil sa hangin at alon, masaganang buhay ang siyang dulot.
Kasabay ng araw ng mga manggagawa ay ipinagdiriwang din sa pagpasok ng buwan ng Mayo ang Farmers and Fisherfolks Month. Kaugnay nito, ating bigyang hugay ang mga magsasaka at mangingisda na tinaguri ang modern day heroes dahil sa kanilang natatanging kontribusyon upang magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa inyong mga palad na kalapag, asam ng buong bayang pag-unlad. Anumang unos ang humadlang, kalusugan pa rin sa bayan ang hangad. Di alintana ng kalam ng pagal, tagatak ng pawis at tirik ng araw, matiyak lamang na sapat ang sustansya sa hapag. Hatid mong pag-asa ay tila mga talulot, patuloy ang pag-usbong, di pasisiil sa hangin at alon, masaganang buhay ang siyang dulot. Magandang umaga mga ka-agribees! Sabay-sabay na naman po tayong matuto ng mga bagong kaalaman sa larangan ng agribusiness. Ako po si Shaira Granada at ito ang Kadiwa Agribees Webinar, Talakayang Ani at Magandang Kita. Thank you.
Ngayong araw ay tatalakayin natin ang investment opportunities in ubi production and processing. Tayo po ay simultaneously live streaming sa ating official Facebook and YouTube account, that's DA Agribusiness AMAS, as well as the Kadiwa Agribiz Webinar Facebook Close Group. Maaari niyo pong gamitin sa comment section ang hashtag Kadiwa Agribiz Webinar at hashtag UBI Production and Processing para sa episode natin today. Feel free po to let us know in the comment section, mga ka-agribiz, kung saang parte tayo ng bansa or abroad nanonood sa oras na ito. Kami po dito sa Department of Agriculture Central Office sa Diliman, Quezon City ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Para po sa ating mga registrants and live viewers, ang ating pong attendance sheet ay nakapin sa ating comment section as well as naka-flash din po sa ating screen. Pwede po kayong magpatala in two ways, through the link or you may scan the QR code po and you will be redirected po sa ating attendance, online attendance today. Muli, ang Kadiwa Agribiz Webinar ay nakikiisa sa pagdiriwan ng buwan ng magsasaka at mangingisda na may temang may pandemya man o wala, magsasaka at mangingisda maaasahan ng bansa. Ngayong araw hanggang bukas po ay schedule ng ating 2021 National Food Security Summit. Antabayanan po natin yan, mga ka-agribiz. So, ang webinar po natin ngayon ay divided into two parts. We have invited two resource persons, one from the academe in the first part for ube production, and the second part is a practitioner on ube processing. Pero due to our weather disturbances po in the Visayas and Mindanao region, we will start with the ube processing discussion from our private practitioner. Without further ado, our first speaker on ube processing is a mechanical engineer by profession. He graduated his bachelor's degree in mechanical engineering at the University of the East in 1980. He is the vice president for operations since 2001 and the co-owner of the Sunlight Foods Corporation. He is responsible for the overall management of the business that transformed the company's business operation from micro-scale business to its current status as small business enterprise and recognized in the industry as the preferred supplier of fruit preserve products to the country's food industry market leaders. The company, Sunlight Foods Corporation, was also awarded recently with numerous prestigious recognitions for its excellence performances, such as first place for the ECOPS Business Excellence Award, PCCI's Excellence in Ecology and Economy Award, ASEAN Business Excellence Awards in the category of employment, the 2017 BCYF Innovations National Awardee, SME category, and 2019 Best SME in Sustainable Business Awards. Let us all welcome our first speaker, Mr. Crispin R. Moirong Jr. Sir Moirong, good morning po. Okay, good morning. Ako pala si Engineer Crispin Moirong Jr. ng Sunlight Foods. No? Magandang umaga sa mga ka-agribusiness. No? So, ang i-discuss ko po ngayon sa inyo ay tungkol sa investment opportunity pagdating sa ube production and saka ube processing. Ano? Dalawang klase kasi ito, hindi lang yung ube production kasi ito yung pagpapatanim, ano? Pag-grow ng ube na serve as raw material. Tapos yung processing naman, ito naman yung pag-process ng ube yam natin into different products, ano? Na pwede nang gamitin ng mga mamimili. So, why invest sa ube? Ito kasi meron ng ready market eh. Tapos napakalaki po yung market demand ito ng local sa international market. In fact, yung international market hindi namin natutugunan. Ano? Meron na kaming mga makinarya dito na pinubayad ng government natin, ng DOST, para gumawa kami ng mga pang-export na ube products like yung ube powder, na every time na mag-attempt kami na maggawa ng mga ube powder, naubusan kami ng mga materialis namin
sa mga institutional market naman dito sa atin. Kaya hindi namin na itutuloy-tuloy yung paggawa ng pang-international market. Another thing is yung crop netto is not affected by weather disturbances. Ano? Kasi nasa ilalim to ng lupa. Kaya ako naman nasasabi ito kasi yung farm namin sa Tanay, natamaan ito ng sunod-sunod na tatlong bagyo, no? Pero nasira na yung mga vegetation niya, pero ginawa lang namin is naglagay lang kami ulit ng mga pataba, eh, nagkaroon ulit ng mga dahon. And then pagdating na ng the eighth month, ano, nung mag-harvest kami, medyo malaki-laki pa rin yung nakuha namin. Pangalawa, ay pang-apat, ay ito ay mahaba yung kanyang shelf life, ano? Hindi basta-basta ito nasisira. Kaya longer ang shelf life niya, umabot ng mga 3 to 4 months. Pag hindi mo nagamit ito ng end of the shelf life niya, tutubo mo ulit, pwede mo siya itanim. Okay, next. Next. Market potential industry situation ng ube sa ating bansa, no? Ito yung livelihood opportunities ng ube, ube industry. It will provide sustainable source of income to farmers family in the rural areas, no? Madali ito na halagaan, easy to care, no? Investment ay mababa, but profitability is low, high, no? Investment kasi yung mga nagtatanim dito sa amin ay yung kanilang oras lang na pag-aalaga ng ube. So, ano yung mga livelihood challenges in the ube industry? Seasonality brought about by the shortage of good planting materials. Ano? Kasi yung kasing mga iba nagtatanim, ano, gusto nila bumili ng mga pananim, pero pag bumili ka ng ube kasi, na yung mga malalaki, hindi mo naman may tatanim lahat yan. Ang may tatanim mo lang naman yung pinakaulo niya. So, sayang, ano? So, kaya hindi gaano karamihan ng planting materials na nakukuha. Pero sa amin kasi, kami yung processor, nag-iipon kami parati yan ng mga pananim. Ang kinukuha lang namin yung mga ulo niya. No? So, yun ang binibigay namin sa mga farmers. Then, all year round presence ng irrigation water, yun ang isang challenge pa rin, ano? Majority of the farmers kasi rely on the rain-fed irrigation, na which is hindi siya tawag dito maganda, ano? Ang alam nyo kasi ang ube, ayaw niya yung nalulunod, eh. Nagkakaroon ng root rot yan, kaya namamatay yan. Nagkakaroon ng premature death. So, pag nagkaroon ng premature death, hintayin mo na naman na bumalik yung cycle niya, na tutubo muli. So, sinayang mo na yung cycle niya na yon, so wala na, hindi na sa tutubo. So, ano pang mga challenges? Ito yung crop diseases na nakikita sa tao dito sa ube. Ito yung mga anthracnose. So, yung mga nabanggit dito, ano? Pero meron naman mga pamamaraan dito, eh, na paano natin may ma-addressan mga yan. So, sa amin naman dito, meron kami ng ginawa ng mga guidelines, protocol, paano tao dito i-address tong mga ganitong mga sakit, ano. Then meron din tayong crop insects, ano, like yung white scale insects, aphids, no, ano ba to, di ko mabasa, tawag dito mealybugs and weevils, ano. Karamihan naman talaga dito yung weevils, eh, yung nakukuha rin sa kamote. Then, absence of farm to market roads. Yun ang isang malaking challenge talaga sa mga nagtatanim. Paano nila madispose yung kanilang mga harvest, ano? Kasi malalayo talaga, nasa liblib na mga lugar. Ano naman ang advantage compared to other root crops, ano? Nabanggit ko nga kanina, longer product shelf life nito, around 3 to 4 months. Ito yung 3 to 4 months, ito yung dormancy period niya na hindi siya tutubo talaga, no? Natutulog lang siya dyan. Then, madali mo rin siyang ipropagate, ano? Ilagay mo lang siya sa, isimulate mo lang na parang nasa loob siya ng lupa, ilalagay mo sa madilim na lugar, i-moist mo lang siya. After 2 to 3 weeks, meron na siyang mga tubo yan. Tumutubo na yan. K
can be planted on the slope of the mountain. So madali lang itanim yan, ano? So yun ang bakit mas panito, mas madali, ano? Ito yung advantages niya at sa iba't root crops, ano? Ang volume ng production namin, kasi kami yung tawag dito, kami yung nag-produce nito, ano? Around 600 metric tons to 700 metric tons ang requirement namin on a yearly basis, ano? And that's increasing at a rate of 20% growth per year. Ang buying price ranges from 25 pesos to 50 pesos. Pero kung nagpa-contract growing po kami, iba po yung presyo niya kasi we provide yung raw mat, yung seedling materials, and we also provide yung mga other inputs, ano. We also provide trainings, some technical trainings about sustainable farming, no? Para tuloy-tuloy po yung pagpa-farm ng ube. So ano yung mga market potential, industry market potential dito, no? Saan ito ginagamit, ano? Normally ito, ang malaking gumagamit dito ay yung mga ice cream industry. Ginagamit nila sa pag flavoring ng mga ice cream. At ang alam nyo ba, ang pinakamalaking, pinakamalakas na flavor ng ice cream dito sa atin sa bansa ay ube ice cream flavor, ano? Sumunod dyan ay yung chocolate. So yan ang pinaka mabenta, no? At ginagamit din ito sa mga dessert, ginagamit din sa breads and pastries, ano? So ano yung mga benefits? They are rich in powerful plant compounds and antioxidants, including yung anthocyanin, which give them their vibrant blue color, vibrant color, ano, the violet, ano. They are loaded with vitamins, minerals, and antioxidants, all of which may benefit your health, ano. Mayroon nga akong nalaman nga dito sa isang customer namin dati na hapon, ano, na nagpunta dito sa Pilipinas, no. Maganda pala yung, kaya pala gustong-gusto ng mga Hapones ang ube. Gawa nga ng it's good for the heart, so inahanap nila. Magandang food for the elders daw yan. Ano yung mga existing and target markets ng ube? Ito yung mga institutional markets. Anong ibig sabihin ng mga institutional markets? Ito yung mga gumagawa ng mga ice cream, bakery, industry, ano, fast food chains, ano, na ginagamit nila ito as raw material sa paggawa nila ng kanilang mga produkto. Ibig sabihin niyan, tunilada ang kanilang mga ginagamit yan, ano. Like for example dito, isa sa customer namin ay yung Selecta ice cream, ano. They controls around 86% of the market share. Mantakin mo yan. Ang laki ng demand nila, no? Then pagdating sa bakery naman, yung Gardenia Philippines, they're the biggest in the country with the nationwide distribution network. And they also uses yung ube puree para sa mga bread nila. Then meron din tayo mga retail markets. Ito na yung mga gumagawang mga nakabattled, no? O delikato yung gumagalaya, no? So, yan yung mga kanyan. Sino-sino yung mga industry players ng ube, no? Ito yung mga ube buyers and sellers. Food processors, isa na po kami doon. Ito yung mga namimili at trinitrade nila, yung mga traders. Retailers, ito yung nasa supermarkets, no? Consolidators, ito yung mga bumibili sa mga maliliit na farmers, tapos kinoconsolidate nila at binibenta sa mga traders o dili kaya sa mga food processors. Then exporters ng mga nag-export din ng mga processed products, ano, like yung mga ube jam, no? So yung summary of 1 hectare average cost and return for ube production. Okay. Okay, punta tayo sa summary of cost, ano, sa 1 hectare average cost and return of ube productions, ano. Unang-una rito, yung gagawin dito is yung land preparation, ano. So, naka-define na dito, ano, yung gagawin dito, mga activities. Meron tayong land clearing, first plowing,
first harrowing, second harrowing, construction of ridges, stocking, and hauling. Ano? So lumalabas sa sumunod na column niya, meron yung Monday. Ano? So kung ilang tao ang Monday o ilang tao ang ginagamit. Ano? So nakalagay dito 10. Ang basehan dito is nasa 300 sa mga farming communities, nasa 350 pesos per day nila. So lumalabas na tawag dito, lumalabas ito na 3,500. So pagdating naman sa first plowing, ano yung 8? 8 po na ano. Man animal day, ano? Ibig sabihin dito, gumamit ka ng ito ng kalabaw, no? At saka tao. So iba yung rate, iba yung rate nito nasa 650, ano? So i-multiply mo lang 'yan. So yung first plowing is 8, first harrowing is 2, second harrowing is 2. Tapos yung construction of ridges 5. No? So kung i-multiply mo yung 650, makukuha mo yung peso value niya, no? Sa first peso value niya. So punta tayo naman ngayon sa planting, ano? Ito yung mga preparation of sets, no? And treatment, planting of sets, pre-planting of missing hills, no? So ito naman gumagamit lang ng dalawang tao, no? Sa preparation of sets and treatment, then planting of sets, apat na tao, then replanting ng missing hills, no? No, so nasa isang tao lang yon. Then punta tayo sa care of the plants, ano? So meron tayong weeding and cultivation, ano? Ginagawa lang naman ito mga first 3 weeks, ano, ng planting, ano, after planting, then every other 2 weeks na, kasi kinakailangan kasi mawala yung mga weeds eh. So gumagamit kami dito ng mga 4 na katao. Then fertilization, twice ang kaman magbigay. After 3 months nagtanim ka, tapos 3 months before mag-harvest ka, saka ka ulit maglalagay. Ano? So yung pest and disease control depende ito sa sitwasyon doon. So at least mga 2. Ang nagagamit yan, ano? 2 Mondays. So, nandiyan na rin yung total cost niya. Then, harvesting, ito na yung vine cutting, removal of stakes, digging and lifting of the tubers, 10 katao yan. Then, hauling, sorting, cleaning, packing in sacks, 4-4. So, actually, ang magiging labor cost mo lahat, magmula sa land preparation, up to harvesting in nasa 30,300 pesos. So ang basehan nito, yung Monday na sinasabi ko, sa isang Monday at 350 pesos, estimated at high side. Yung man-animal day naman is 650, estimated at high side po ito. No? What are the production inputs? Yung planting materials, ano? Ang spacing dito is 1 meter by 1 meter, ano? Ang spacing niya. So, in 1 hectare, maabot ka ng 10,000 square meter. No? So, ang kailangan mo is around 10,000 din na planting materials. So, dito, di kami naglagay ng cost of planting materials kasi kami naman yung nag-provide ng planting materials. So, 0. Ano? Then, pagdating sa stakes, ano, material, yung kawayan, required quantity is 10,000 pieces, so cost of per piece estimated is around 2 pesos, ano. Pwede rin nyo gamitin ito instead na kawayan, yung kakawate, ano, Madrid de cacao. So yun ang pwede rin gamitin yun na panging steak, ano, para kiyatan nila. So cost of fertilizers, no, 150 per bag, 150 bags. Ito yung organic soil, ano. Kinakailangan kasi yung tawag dito, yung lupa mo talagang
rich in organic soil, dapat yung resulta ng soil analysis lalabas doon sa talagang sufficient yung organic material niya. Then yung foliar fertilizer na 200 kilos per bag, around 6 bag, so around 1,200. No? Then yung furudan, ito yung pamatay ng tao dito, yung mga kumakain sa roots niya, yung coconut worm, ano? So around 8 bags at 1,750 pesos per bag. So ito yung isa sa pinakamalaki, ano? Then insecticides, 450 per liter, no? 1 liter naman ng kailangan. For a total of around 58,150. Then cost of tools and equipment, no? Kailangan mo lang naman dito mga pangtaga, yung bolos, ano, at 350 pesos per unit. Then spade, around 350 pesos per piece. Yung baku, tawag dito, yung anong tawag niyo doon? Yung number 3. Pako. Around 350 pesos per piece din. Then tie wire, no, or straw, no, 100 pesos per unit, no, 100. So ang ginawa namin kasi rito, 4 years ang shelf, ang useful life ng mga tools and equipment, ano. So lumalabas, i-depreciate mo per year na 1,250. So yun ang yung magagastos mo na per year basis. So ang total cost ng production ng kwan mo, magmula sa preparation, yung labor cost mo, tapos yung planting mat, yung tawa dito, yung mga cost of stake, cost ng mga fertilizers, up to yung mga cost ng kanyang tools and equipment, lumalabas na 89,700 pesos. So gross income per hectare, no, average output per set, no. Ilagay na lang natin to, conservative lang ito na 2 kilo kada isang hill o isang set, ano. At allowance of mortality of 5%. So lumalabas na sa output mo per hectare of around 19,000 kilos, no, or 19 hectare, no. At farm gate price of 15 pesos. So lumalabas ang gross income mo is around 285 pesos. Ang gross income mo 285 pesos per cropping season, ano. So ibawas mo yung expenses mo, that's equivalent to around, ang profit mo is around 195,300, no. So percent profit mo is around 218. Pero ito base sa 2 kilos na ma-harvest mo pa bawat set. Pero ito naman, hindi lang naman 2 kilos ito. Sometimes umaabot ito ng 6, 7, or 8, sometimes 10 kilos. Sometimes 14 kilos ang nakukuha mo sa isang set. Kailagay mo lang average of around 8, so malaki pa rin. Ano? So bababa pa yung cost of production mo. So ito, conservative lang ito yung 2 kilos per set na average output mo. So, yun po ang pagdating sa production cost ng UBM. Basic consideration is starting an UB processing business. Ito naman, pagdating naman ito sa tawag dito, pag-process, no? Pag-process ng UB. So ang basic consideration dito, dapat must be accessible roads and classified as industrial or commercial with power supply lines and potable water supply lines. Kasi napakalaga po to na meron kang kuryente kasi kailangan mo ng malalaking demotor na gamit sa pag-process mo ng UB. Ano? Then kinakailangan must comply to the zoning code ng local government as industrial at commercial. Ano? Hindi mo pwede kasi itayo ito sa bandang residential, ano? Classified as residential, kundi mapapasaraduhan ka. So, maraming magko-complain sa'yo. Next. So, ito yung kwan, ito yung construction requirements ng paggawa ng UBE, ano? Ito ay dapat kasi ito, maraming mga pumupunta sa amin na nagtatanong, ano?
pumunta pa sila sa ibang bansa para mangopya kasi yung kasing mga processing plant nila inspect nila sa BFAD, hindi raw pumapasa kasi kung tutuusin, ang dami talagang violations kasi hindi naman nila sinunod yung requirement ano, na masatisfy mo yung good manufacturing practices. No? Para makapag-comply ka, bumili ka lang sa DTI ng standards ng food processing. Ibibigay sa iyo yan. At yan ay naayon yan sa tinatawag na food safety management system. So dapat sundin mo lang doon. Ano? Sundin mo lang. So ito yung mga construction requirement. Ano? Enclosed processing area for a capacity of 1 metric ton a day. Ano? Kinakailangan mo ng enclosed processing area na around 100 square meter. Ito yung preparation lang ito, no? Preparation ng mga raw material, no? Pagbabalat, pagchachap, ano? So ito lang yung kailangan mo, 100 square meter, no? Then, pagdating sa cooking area, no? Kailangan mo ng mga around 25 square meter kasi dapat ito nakahiwalay, gawin mainit. Then, kinakailangan mo rin ng raw material storage, no? Paglalagyan mo ng raw material na ube. Kasi, istorbo kasi yan sa facility mo para tuloy-tuloy yung paggawa mo. So, kailangan mo around 50 square meter. Then, meron kang finished product, no? Warehouse, around 50 square meter din, no? Then, meron kang quality sorting, no? Around 30 square meter, ano? Packaging warehouse, 30 square meter. Personal entrance facility, around 2 by 10, ano? Ang area na kailangan, ano? Or around 20 square meter. Hand washing, foot bath, and hand drying, around 5 square meter. Then kinakailangan, meron ka rin laboratory, ano? Para ma-check up mo kung yung mga in-process requirements ba ay nasa-satisfy mo like yung bricks ng ginagawa mong produkto, delay kaya yung pH value niya, no? Kinakailangan may laboratory ka rin. Then ito yung isa sa pinaka-importante na hindi nila binibigyan ng katugunan, ito yung comfort rooms with lockers, ano? 20 square meter. Then meron ding kainan, ano? 20 square meter. Raw sugar storage around 10 square meter, female comfort rooms, no? And male comfort rooms, 10 square meter. Then processing water storage tank around 2 by 6 cubic meter na capacity ng storage tank, no? So yung storage area mo, space mo, ito yung water storage tank space around 3 meters by 3 meters, no? So very compact ang magiging arrangement nito, no? Then meron kang wastewater treatment facility around 2 meters by 6 meters, no? Ganito kalaki yung aming ginagamit, no? Then solid waste accumulation area around 2 meters by 2 meters, no? Raw material washing and cooking area around 50 square meter. Then meron kang administrative office around 25 square meter. Raw material unloading area around 4 meters by 6 meters. Freezer area 4 meters by 6 meters. Boiler, ano, ito yung steam generator around 4 meters by 6 meters. Then LPG fuel storage area around 4 meters by 6 meters. For a total of around 600 square meter floor area, no? Kung pinagsama-sama mo lahat yan, abutin ka ng around 600 square meter. So punta tayo ngayon sa land area requirement at least, no? 1000 to 1500 square meter, no? Para sa ganun may isolate mo mismo yung facility mo para hindi ka mapapasukan ng mga unwanted visitors like mga rodents, yung mga peste. So kinakailangan maikutan mo yan, no? Para ma-inspect mo. So at least mas malaki yung tawag dito yung land area mo. Then ano yung mga basic equipment machineries in starting a ube processing business? Punta tayo sa processing preparation area. Kailangan mo ng apat na units na stainless steel table, ano?
2 feet by 4 feet ang size nito. Then kailangan mo rin ng around 50 units na big trays, ano? Ito yung ang size nito siguro mga 12 by 12 by 9, ano? By 3 inches high. Then kailangan mo rin dito ng mga 20 units na chopping boards, no? Yung puti. Then 20 units ng 6 inches stainless steel peeling knife. Then kailangan mo rin ng 3 units of stainless trolley at 100 kilo capacity for the movement ng raw materials, ano? Alangan naman na kuan mo lang, hatak-hatakin mo yan, no? So kinakailangan maganda yung pag-transport mo, no? Then for the movement naman ng finished products, kailangan mo rin ng 3 units na stainless trolley at 100 kilos capacity. Kinakailangan magkahiwalay yan, ano? Hindi pwede magamit mo yung isa, yung finished product sa raw material, ano? It will cause contamination yan. So dapat hiwalay yan. Then pagdating sa packing area, kailangan mo rin ng 2 units na stainless steel table, ano, na 2 feet by 4 feet. 2 units foot pedal sealing machine. Then another one is yung weighing scale, ano. Kailangan mo ng 1 unit at 300 kilos capacity for the receiving ng raw materials sa receiving area. 1 unit digital weighing scale at 50 kilo capacity for the ingredients preparation, ano? Yung mag-prepare ka ng mga ingredients bago mo lutuin, kinakailangan mo ng timbangan yan. Dapat titimbangin mo lahat ng mga inputs mo doon. 2 units digital weighing scale at 10 kilos capacity for the packing, ano? Pag ipi-impackin mo na yung nagaluto mo, kailangan mong ganitong klaseng weighing scale kasi mas kwan siya, mas sensitive siya. So at ang accuracy niya talagang mabakan, mataas na mataas. Then punta tayo sa grinding, ano? Sa grinding area naman, kailangan mo ng 1 unit ubi grinding machine with 1 kilowatt electric motor. Iba-ibang klase kasi yung bits na kailangan ng pagdating sa ube. Meron yung mga malalaki, around 3mm, 4mm. So ginagamit namin itong ube grinding machine, ano. Then meron yung medyo pino siya, no? Ito yung colloid mill ang ginagamit namin with 4 kilowatts electric motor. Yung pinong-pino naman, no, kailangan mo ng grinding stone with 1 kilowatt electric motor. So 1 unit nito. So pagdating na ngayon to sa lutuan, ano, kettle area. Kailangan mo ng 4 na units na steam jacketed kettle, ano, at 100 kilos capacity, loading capacity. Ito ay puro stainless steel ito, ano. Dapat ito equipped with temperature controller, ano. So meron ka na sa pagdating naman sa raw material washing, kailangan mo ng 1 unit na pressure washer with 1 kilowatt electric motor. Then 1 unit stainless washing tub. Then 300 units of fruit plastic crates. Ito yung kulay berde na ang nakakarga mo rito, around 20 to 25 kilos. Then 1 unit raw ube cooker equipped with 6 units C40 LPG high pressure cooker, ano. Itong ube cooker na to, yung dinesign namin dito sa around 300 kilos loading capacity niya. 2 hours lang ang cooking time namin na ginagamit, dati around 3.5 hours. Then another one is yung steam generator. Kailangan mo kasi ito, yung steam na pagluto mo sa pag-process mo ng ube, ano. So 1 steam boiler with the capacity of 10 boiler horsepower, ano. So ito nag-generate ng steam of around 160 kilos per hour of steam na kanyang sinusupply sa mga steam jacketed kettle. So yung steam generator mo, kailangan mo rin ng LPG supply line consisting of 2, ano, 4 units by 50 kilogram LPG cylinder, ano. So alternate yan kasi sa laki ng gagawin mo, siguro yung 2 unit na yan, ay yung 4 na units yan, mga 2 araw lang ubos na yan.
Then storage tank with 72 gallons capacity plus yung man horsepower na distribution pump niya. So kinakailangan mo yan para may distribute yung processing water mo sa iba't ibang location ng kanyang processing area. Then sa freezer area, kailangan mo ng 4 units upright freezer net cubic foot, ano, na laki. Then 6 na units na chest type 20 cubic foot, ano. Bakit kailangan nyo itong mga ito? Kasi may mga produkto kasi na frozen ang kailangan nila. So dito mo unang-una sa upright freezer, dito mo pinapatigas, pinifreeze. Then pag na-freeze na, saka mo ililipat dito sa chest type freezer. Ito yung pagtataguhan mo. Then for the ventilation system, importante kasi ito yung requirement ng Dolly, ano? Dapat merong good ventilation ng inyong processing area. So sa amin, recommended namin so 1 unit 1 kilowatt electric motor, ano, with 18,000 cubic foot per minute air cooling capacity incoming. So dito di kami gumagamit ng air conditioning unit kundi yung evaporative cooler. Mas effective ito, mas mura siya at mas mababa ang kanyang operating cost. Ang kagandaan pa nito, ano, mag-create ka ng positive pressure sa inyong processing area at that prevents, ano, the entry of flies and other insects sa loob. Kaya lumalabas sa amin zero, wala silang makita ng mga insekto, wala silang makita ng flying insects, more so sa pan yung sa langaw. So bawal kasi yung langaw sa loob. So sa amin, wala kang makikita ng mga ganyan. So laboratory area, kailangan mo ng 1 unit na 1 horsepower exhaust fan, ano. So administrative office, 2 units na 2.5 horsepower air conditioning unit para mapalamig na yung area. So sa raw material transport system, ito yung paghakot ng yung mga raw materials, ano. 1 unit na 14 footer closed aluminum van. So delivery naman ng finished goods, gumagamit kami ng 2 units na 10-footer refrigerated van. Then meron din dapat na service vehicle ng admin office, no. So pagdating sa illumination system ng facility, it must comply sa work standard, work environment measurement standards ng DOLE. I think nasa kwan ata to, nasa 200 flux ang standard nila. Then for the laboratory apparatus, 1 unit tabletop pH meter, 1 unit refractometer, 1 unit viscometer. Then 6 units digital thermometer with the temperature range of 0 to 100. Ito yung ginagamit nila sa pagluluto, ano. Then 10 units digital thermometer, ano, with temperature range of minus 20 to plus 40 degrees C. Ito naman, ginagamit naman to sa pang-measure ng mga temperature sa loob ng mga freezers. Then others, yung 1 standby generator with capacity of 30 kVA. So sa ating kasi dito, madalas may brownout, so kailangan mo talaga yan. Ano? So sa manning requirement, naka-specify dito yung mga activities, ano, at ano yung mga manning requirement nito, kung ilang, kung babae o lalaki, ano. So naka-specify dito lahat. So sa bandang ilalim, makikita natin yung total. I think a total of around 48 manning complement, ano, para sa production ng 1 metric ton per day of processed ube. Next. So ito yung continuation ng manning requirement, ano. So makikita nyo, total manning requirements around 48 with a breakdown of 33 female and 15 female. No? Kaya namin in-specify dito kasi may mga trabaho si dito na kailangan mo na meticuloso. Ito yung mga activities na ginagamitan talaga ng mga sort, kagaya ng sorting, yung pag-chachap, meticuloso kasi yan. No? So, kinakailangan mo female ang gagamitin mo dito. Next. So, ito naman yung cost estimate ng OB processing, ano,
pagsama-samain natin lahat yung mga na-identify natin na mga equipments. So mag-umpisa tayo sa land. Yung land, lagyan natin sa 1,500 at 7,000 per square meter. Lalabas na around 10.5 million pesos. Then building structure of around 600 square meter at 20 pesos per square meter construction cost, nasa 12 million. No? Then generator set, around 500,000 pesos. Steam generator, around 2 million pesos. Yung LPG fuel lines and LPG tanks, around 500,000 pesos. Ventilation system, around 400,000 pesos. Hot air exhaust system, 150,000 pesos. Wastewater treatment facility, nasa 500,000 pesos. Yung processing tables at 6, ano, lata 6 lahat, ano, at 70,000 per piece, around that's equivalent to around 420,000 pesos. Colloid mill, 250,000 pesos. Grinding stone, 30,000 pesos. Next piece. So steam jacketed kettle, yung apat na units, that's around at 150,000, that's around 600,000 pesos. Steam lines and temperature controllers, no? This is around 650,000 pesos. Receiving weighing scale at 100 kilo capacity, 75,000 pesos. Digital weighing scale at 50 kilos capacity, that's around 150,000 pesos. Digital weighing scale, 2 units na 10 kilogram capacity, that's 60,000 pesos. Foot pedal sealers, 2 units at 50,000, that's 100,000 pesos. Digital weighing scale for finished product, 30 kilogram capacity, that's 30,000 pesos. No? Metal detector, that's 800,000 pesos. Upright freezer, 4 units at 30,000, that's 120. Chest type freezer, 6 units at 40, nasa 240,000 pesos. Actually, yung metal detector is a requirement of food safety management system. Ano? Ngayon, sinabatas na yung food safety management system. Ano? So, kinakailangan talagang bawat processor, equip ka na ng metal detector. Next, please. Yung plastic crates, tray, mali, mura lang naman mga ito. No? Yung 100 units at 50 pesos, nasa 5,000. Peeling knife, 20 units at 30 pesos, 600. Chopping board, 20 units at 125, 2,500. White pills, 20 kilogram capacity, 50 units at 125, 6,250. Admin office, 2 units air conditioning unit, 54,000 pesos. 14-footer closed aluminum van, 1.2 million. 10-footer na refrigerated van, 2 units, around 3.4 million. Service vehicle, 700 million. Tabletop pH meter, 100 million. Refractometer, 30,000. Consistometer, 35,000. Next. 6 units na thermometer, that's 12,000 pesos. 10 units na thermometer na negative 20 to plus 40, that's 15,000 pesos. Dalawang unit ng computer, 40,000 pesos. For a total cost of around 35,762,850 pesos. So yung facilities and structure and equipment, total at 25,262,850. Kaya dito yung mga disregard ko dito yung di ko sinama dito yung cost of land, gawa nang nag-appreciate yan eh. Ito yung nagde-depreciate lang, no. So at a production cost, a production of 1 metric ton per day at 6 days a week for 4 weeks a month, so 20, that's equivalent to around 24,000 kilos per month of ube, no? Price at 95 pesos a kilo,
So, ang sales revenue mo is around 2.28 million, no? Ang gross profit margin dito, no? At yung sinasa 95, that's around 45%, no? Admin expenses of around 20% of sales revenue. So, that's around 400,000, ano? So, 456,000. So, ang net profit natin mo per month, ano? So, gross profit less administrative expenses, that's around 570,000 pesos. So, times 12, ano? Tama? 6 around, that's equivalent to around 6 million pesos ang net profit mo per year, ano? So, para makuha mo yung payback period of the investment, so yung 25 million pesos divided by net profit mo of 6 million, ano, is equivalent to around 4 years, ano, payback period. So lifespan of the product production equipment normally ranges from 5 to 15 years, ano. Pero yung mga nasa 5 years, ito yung mga mababawa lang naman ang cost niyan eh. So other basic consideration is starting an OB processing business. Well, unang-una dito dapat compliance ka sa lahat ng legal obligations, regulation, the conduct of fruit processing business. Like registering your company sa Bureau of Internal Revenue, no? Para ma-issue one ka ng resibo na may tatak BIR. Kasi kung wala kang tatak BIR, yung mga ka-engage mo ng mga company, kung wala kang tatak BIR, hindi ka mababayaran. So, kinakailangan, yun ang unang-unang hanapin sa'yo ng kung mag-supply ka sa mga malalaking company. Bawal yung walang resibo na may tatak BIR. So, hanap-hanapin ka talaga niyan. So, hindi ka pwede mag-transact sa kanila na hindi ka registered sa BIR. Another is, dapat restado ka rin sa local government unit kung nasaan yung operation mo, nasaan yung negosyo mo. So, ibig sabihin lang, you must secure yung business permit mo sa local government. Ano? Kailangan meron kang business permit. So, ano-ano yung mga requirement ng business permit? Ano? Unang-una dito, dapat meron kang sanitary permit. Ano? Bibisitain ka dito ng local health unit ng local government kung nasasatisfy mo ba yung mga sanitary requirements nila, no? Second, hindi lang yung sanitary permit, kinakailangan din makapag-secure ka ng building permit mo, no? Ito na yung mga mechanical and electrical permit. At saka yung sa Bureau of Fire Prevention, ano, kinakailangan meron ka ring permit sa kanila and yearly ini-inspect yung facility mo. So kinakailangan din meron kang Food and Drug Devices and Cosmetic Act, ano, BFAD permit. So ito nga nabanggit ko nga kanina, kung hindi mo yung paggawa mo ng iyong facility hindi siya compliant sa good manufacturing practices, hindi ka mabibigyan ng BFAD permit. Ano? Napakahirap kumuha ng BFAD permit, lalong-lalo na kasi ngayon, ilan lang ang kanilang mga tao dito, inspector. Kaya matagal, kung hindi ka nakapag-secure ngayon, ayusin mo pa, marami kang ayusin, matagal kang mababalikan. Kaya ito yung mga karamihan na problema na mga nagtatayo ng mga processing pan, hindi sila makapag-secure ng BFAD permit. Another is, you must be registered sa Securities and Exchange Commission, sa SEC. You must also register your company sa Social Security System Services, ano, ng government. Ito yung social benefits ng mga manggagawa mo, no? Kinakailangan registrado ka dyan. Next. Kinakailangan registrado ka sa Pag-IBIG, sa PhilHealth, no? Napakahalaga po yan, ano? Then, dapat registered ka rin sa yung company mo sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Ano? So, anong ibig sabihin nito? Pag nakapag-registro ka dyan, dapat you have to secure your yung ECC na tinatawag nila, Environmental Compliance Certificate. No?
Medyo madugo nga ito kasi napakakapal po yung dokumento na yung gagawin. Ano? Then, kinakailangan makapag registrado ka rin sa Laguna Lake Development Authority, the LLDA. No? Then, mag-secure ka rin sa kanila ng clearance to discharge no? ng yung mga wastewater sa local government. So, yun ang mga napakahalaga na kinakailangan, ano, basic consideration. Another thing is, dapat registrado rin yung company mo sa Department of Labor and Employment. And, pag nakarestrado ka doon, you have to secure yung Certificate of Compliance and Occupational Safety and Health Standards. And, Certificate of Compliance sa General Labor Standards. Ito yung mga pasahod, no? Next. So, ito na po yung official media pages namin, website and contact. So, if you want to communicate with us, this is it, ano? Dito lang kayo mag-email, ano? Saka yung telephone numbers, ito yung mga contact numbers po namin. Okay, that's it. Thank you for that comprehensive presentation on UBE Production Engineer Moirong. Nakita natin mga ka-agribis ang basic facilities, equipment, and machineries as well as yung estimated costing to consider before starting an UBE processing business. So should you wish to start at a smaller capacity, kasi yung ni-mention ni Engineer Moirong kanina ay 1,000 kilogram capacity po iyon, the cost will surely be lesser by half or so. So napakinggan din po natin kay engineer na ang mga compliances na dapat nating i-consider such as securing permits and certifications to ensure that we will be delivering quality food processed products to our consumers. So kudos to that po, engineer and Sunlight Foods Corporation. Moving on to UBE Production, our second speaker presently works as teacher and researcher at the Visayas State University, Visca Baybay City, Leyte. He studied his bachelor's degree in agronomy from the mentioned institution, master's in genetics and plant breeding at the University of the Philippines, Los Baños, and PhD in plant biotechnology at May University in Japan. He is in charge of the YAM germplasm collection and YAM national testing project at the Philippine Root Crop and Research Center or Field Root Crops at VSU. He worked on UBE during the last 35 years and served as a resource person on UBE production in many trainings and seminars. Disclaimer po tayo mga ka-agribase, the internet connection at VSU is unsecure as of the moment due to heavy rains pouring around Eastern Visayas. So I personally know that since yung weather po sa school doon is wet and very wet. Kasi ayun, joke yun around our university before I studied there also. And exacerbated by the weather disturbances in the Mindanao area, which affects po the Visayas region, our resource person po will join us through an audio patch while we play his PowerPoint presentation. So mga ka-agribis, please bear with us. So let us welcome po Dr. Nestor Pido. Good morning, Doc. Gandang umaga mga ka-agribis, mga loods. Sa hirap maghanap buhay ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng alternatibong pagkakakitaan. Yung mahilig magtanim, baka gusto niyong itry itong UBE production. Dalawa ang opportunities for investment na nakikita ko dito sa UBE production. Yung una, yung production of seed tubers for planting materials, at ang pangalawa, ang production ng tubers for the food processing industry.
Ano nga ba itong ubi? Isa itong halaman, isang halamang ugat na nangangailangan ng vine support para makapurma siya ng medyo malalaking laman. Ang scientific name niya ay Dioscorea plata. Mga common English common names nito, marami. Isa na ang Greater Yam. Yan ang pinaka common na English common name. Pero meron din diyang Asian Wing Stem Yam, Red Yam, Purple Yam, Ten Month Yam, Water Yam, at marami pang iba. Dito sa atin sa Pilipinas, ube ang pangalan niya sa Luzon. At sa Visayas at Mindanao, ube ang pangalan. Maraming klase ang ube. Magkakaiba ang hugis ng laman ng iba't ibang klase ng ube. Meron dyan mahaba, merong parang sungay ng kalabaw ang forma, merong medyo bilog, at meron ding parang luya. Karamihan ng mga varieties ng ube, puti ang laman. Hindi gaanong marami ang mga varieties na purple ang laman. At karaniwan, ang mga purple varieties ng ube ay mas mababa ang ani kung ikumpara sa mga white varieties. Sa ngayon, meron ng apat na recommended varieties of purple ube. Itong mga purple varieties ng ube na recommended, lahat yan ay mga selections ng naturally occurring varieties dito sa atin. Hindi po ito mga products ng crossbreeding. Product lang ito ng maraming variety trials na ginawa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Mga naturally occurring varieties po ito. Isa na ang PSB VU2 o PSB VU2 Sambal. Kasi ito nanggaling doon sa Sambales. Ang pangalawa, PRA35, ay galing sa Bohol. Isa ito sa mga kinampay varieties. Ang Insect GY7 ay kahawig ang laman ng PRA35 pero hindi ito aromatic. Ang Insect GY8 naman ay kahawig ng PSB VU2 pero ito, ang Insect GY8 ay mas stable ang purple color niya kung ikumpara sa VU2. Ang VU2 medyo unstable ang purple color niya. Minsan, mayroong mga laman na mas marami ang puti kaysa purple. Ang iba nga dyan, almost totally white. Pero karaniwan, naghahalo ang purple at white sa laman. Paminsan-minsan, mayroon ding mga VU2 tubers na totally purple ang color. Pero bihira lang yon. Mayroong mga varieties ng ube na hindi pa na-test, hindi pa na-evaluate, at hindi pa na-recommend. Isa na ito yung ang LA567 na makikita nyo dito sa kaliwa, sa ibaba. Ang kinampay ay hindi isang variety lang.
Itong picture na sa kaliwa ay mga laman ng iba't ibang klase ng kinampay. Mayroong mga varieties ng kinampay na medyo dense ang roots. Meron din aromatic ang tubers. Itong sa kanan ay mga vines at dahon ng iba't ibang klaseng kinampay. Mas madaling ma-differentiate ang iba't ibang klaseng kinampay kung titingnan mo ang dahon nila. Kasi magkakaiba ang hugis ng dahon. Ito kasing laman, kahit isang variety lang ng kinampay, eh medyo magkakaiba rin paminsan-minsan ang hugis ng laman kahit isang variety lang siya. Ang production, ubi production ng Pilipinas ay medyo bumababa na ngayon. Ang pinakamalaking production natin ay nangyari noong 2006-2007. Pero mula noon, pababa ng pababa na ang production natin ng ube. Medyo mas laki ang pagbaba kasi noong 2006-2007 mga around 30,000 metric tons per metric tons ang total ube production natin. At ang hectares mga around 6,000 hectares. Ngayon, ang ube production natin ngayon is only more than 14,000 metric tons. At ang area ng production is only around or less than 3,000 hectares. Ang pinakamalaking ube producers ay ang Central Visayas region, Cagayan Valley region, Calabarzon, at saka ang Northern Mindanao. Itong Central Visayas, Cagayan Valley, at Northern Mindanao ay matagal na yung mga major ube producing regions. Itong Calabarzon ay recent addition po yan na major producing region. Specific examples, specific places kung saan ka pwede makakita ng ube ay sa Basco Batanes, Burgos and Naguilian, La Union, Tuban sa Blandinguet, Baler Aurora, Kalbiga and Katbalogan, Samar, Inupakan Leyte, Camiguin, Ozamis and Tangub Misamis Occidental, at mga southwestern towns dyan sa Bohol, kasama ng Tagbilaran City, Corelia, Baclayon, Cortes, Dawis, Panglao. Pero hindi ibig sabihin na sa isang bayan, lahat ng mga barangay dyan ay nagproproduce ng ube. Hindi po. Mga iilang barangay lang ang nagproproduce ng ube. At very spotty ang ube production natin, scattered within a region. Kahit na ang region ay magkakonsider na major ube producing region. Seasonal po ang ube kasi nag-respond siya, ang kanyang growth ay naapektahan sa daylight o daylight period. Ang long days po ay favor sa wine growth
At ang short days naman ay pabor sa growth ng laman. Sa isang taon, ang longest day po ay nasa June 21, at ang shortest day ay December 21. Ang March 21 at September 23 ay magkaparehas ang haba ng araw at gabi. Ang usual peak harvest time ng ube ay December. Pero mayroong mga farms na nag-harvest kahit buhay pa ang ube. Lalo na pag ang price ng ube ay medyo mataas. Minsan nag-harvest as early as September. Ang pag-harvest ng ube, sa panahon na yon ay dormant ang tubers. At ang length ng dormancy ng ube ay mula 2 hanggang 4 months, depende sa variety. Sa planting time, March, April, May, yan the break na ang dormancy ng karamihang variety ng ube. By May, lahat yan broken na ang dormancy. So ang pag-break ng dormancy sa ube ay nagka-correspond sa planting time. Mayroong ilang variety na maikli ang dormancy period niya at nag-break na as early as late February. After planting, bilis po ang pagtubo ng baging ng ube. Kasi at planting time, ang day length ay nagpapabor sa pagtubo ng vine hanggang sa September. Pagdating ng September, nagsishift po ang growth patungo doon sa tuber. So babaga-baga lang vine, pero lalakas ang paglaki ng tuber from October to December. Ayon sa mga pag-aaral ng mga Hapon na nag-aral sa ube doon sa Bohol noong 1980s, ang pinakamabilis na paglaki ng laman ng ube ay nangyayari sa months of October, November, and December. In fact, sabi nila, 50% or more sa bigat ng ube at harvest time ay naproproduce during the months of October, November, and December. Ang implication niyan ay hindi magandang i-harvest ang ube ng masyadong maaga, say September, kasi malaking yield ang nawawala pagka maaga ang harvesting sa ube. Mga cultural management practices sa ube. Ang pag-prepare po sa area na tataniman sa ube ay gaya rin sa pag-prepare ng area para sa karamihan ng mga upland crops gaya ng mais o mga gulay. Pero kailangan ng ube talaga na hindi waterlogged ang area. Hindi maganda ang tubo at yield ng ube pag itinatanim doon sa waterlogged areas. So, kailangan ng hindi waterlogged area at maganda ang drainage. So, sa mga areas na previously planted to another upland crop, mga 2 passes ng araro at harrow ay pwede na. And then, mag-prepare ka ng seedbed by constructing ridges 80 to 100 centimeters apart. Pero siya pala, itong sa pag-araro, dapat medyo malalim ang penetration ng araro kasi kailangan ng ubi ng
malalim na loose oil. Sa mga lugar na walang farm animals na magagamit pag-prepare sa lupa, usually manual ang pag-prepare ng seedbed. Pwedeng gumawa ng mga mounds sa mga spots doon sa field na gusto mong magtanim ng ube. Pwedeng doon sa area putulin lang yung mga damo. At then doon sa mga spots na tataniman mo gumawa ka ng mounds. Sa paggawa ng mounds, usually nag-start sa paghukay muna ng mga hukay na 1 foot by 1 foot. 1 foot ang diameter at 1 foot ang depth. Pwede mas malaki, mas maganda. Tapos pupunuin yan ng organic matter like compost o a mixture of compost and soil. Inalagay dyan sa hukay, and sa ibabaw ng hukay, gagawa ng mound ng loose soil. At doon sa mound, itinatanim ang planting material ng ube. So, hindi kailangang ibungkal ang buong area. Yung mga lugar lang na tataniman ng ube. Sa pagpili ng pagkukunan ng planting material, mas maganda sanang makapili na ng sources ng pangtanim habang ang mga tanim na pagkukunan ay nandun pa sa field, buhay pa. Kasi makakita mo yung mga tanim na may sakit at yung tanim na wala o kunti lang. Pero karaniwan, mahirap ito gawin. Kasi usually, kung naghahanap ka ng planting materials, kung available ng tubers. So, karaniwan, wala talagang choice ang mag-i-start pa lang ng ube production sa pagpili ng source ng planting material. Anyway, dapat maghanap ng planting material kung peak ng harvest season, kasi mas mura ang ube sa panahon na yan. Tapos, i-store mo ang mga pangtanim mo for at least 2 months. O kailangan, o minsan, o karaniwan, maghihintay ka hanggang maglabasan ng sibul, sprouts, ng mga pangtanim ng seed tubers. Ang tawag niyan, seed tubers, yung gagamitin mong pangtanim. Pagdating ng panahon na naglalabasan ng sprouts, pwede mo na silang hiwa-hiwain para makaproduce ka ng maraming sets. Usually, ang set po ay piece po ng hiniwang ube, hiniwang tuber ng ube. At dapat ang bawat piece, bawat set ay mayroong intact na skin, kasi doon lalabas ang sibol pagka broken ng romance. Pagkatapos mag-slice, dapat lagyan ng abo ang mga sugat ng ube para mag-heal. So, ang set size na recommended is from 50 to 125 grams, depende sa fertility ng lupa at depende rin sa available planting materials, sa dami ng available planting materials. Kung medyo fertile ang lupa, okay ang mga 50 grams or 60 grams. Pero kung hindi ganong fertile ang lupa, kailangan ng medyo
malaki-laking sets para magaprograma ng medyo malaki-laking tuber. Para sa production ng seed tubers, gumamit ng mas maliit na sets, around 25 grams. Sa mga varieties na mayroong aerial tubers ang bagging, gaya ng INSEC GY8, pwedeng gamitin ang aerial tubers. Pumili ng mga aerial tubers na medyo malaki-laki, siguro mga 10 grams or more, o pwede rin 5 grams or more. You can use the aerial tubers as planting materials for seed tuber production. Kaya lang, pagka maliliit ang planting material, mas maliit din ang ani at harvest. Pero sa seed tuber kasi, mas maganda kung maliit ang tuber, say 500 grams or less, kasi hindi ganong marami ang na-waste sa pag-slice sa tubers. Pag malalaking tubers ang gagamitin mong pagkukunan ng sets, usually maraming flesh ang nawawala, nasasayang. Pagka aerial tubers ang ginagamit mo, hindi na kailangan na i-slice. So, para regular OB production, kailangan mo ng 2 to 4 metric tons per hectare, kasi kasama na niyan ang allowance para replanting at saka weight loss during storage. Kailangan itong allowance na ito kasi ang OB po ay mabilis kumaan doon sa storage. So, pag store ka ng around 4 months, mga around 20% ang mawawala niyan during storage. 20% sa bigat ang mawawala during storage. At planting time, mag-expect ka ng ilang sets na hindi mag-germinate at mamamatay, mga around 10%. Yan ang mortality. Sa isang hektaryang seed production area, seed tuber production area, kailangan mo ng around 1.5 tons. Kasi closer spacing ito. Although, smaller ang sets. Itanim ang mga sets within 1 week after slicing the tubers. Kasi mabilis mag-shrink ang sets. Pwedeng huwag mo munang itanim agad doon sa field. Pwede mo ipa-pre-sprout muna ang sets para maka-save on weeding ka, kasi kung idirekta mo pagtanim, hindi magkakasabay ang pag-sprout. Malalaki ang diferensya pagka early planting ang gawin mo, halimbawa March planting. Pagka itinanim mo yan sa field agad sa March, meron dyan lalabas ng ang sprout after 4 weeks, pero yung iba ilalabas after 14 weeks pa. So matagal ang iba. Ang iba medyo maaga. Kaya mangyayari, magbubunot ka na ng damo, kukunti pa lang ang mga sets dyan na nag-sprout dun sa field mo. Magastos ang weeding. So, mas magandang ipa-pre-sprout mo ng sets. So, itong process sa pag-pre-sprout, lagay mo sa lupa, taburan naman ng maripis na lupa, diligin regularly, at i-monitor. Paglabas ng mga sprouts, awang maikli pang sprouts, tanggalin mo na doon sa seed bed, sa pre-sprouting bed, at ilagay sa raised platform. Raised platform kailangan para hindi na humaba ang
sprout. Kasi pag umaba ng sprout, eh, mahirap transport doon sa field. Mawabali rin yan, matatanggal pag transport doon sa field. Lalo na pag medyo malalayo layo pa ang tataniman mo, nasa bundok pa. Kung pabayaan ang sprout doon sa seedbed, eh, hahaba masyado ang sprout. Pero dito sa raised platform, babagal ang paghaba ng sprout. Itong platform ay dapat nasa shaded na area para hindi agad matuyo ang mga sets. Kung kailangan, ligan mo ng tubig paminsan-minsan itong mga sets, sprouted sets na nasa platform. Ngayon sa pagtanim naman, yung mga unsprouted sets, yung hindi pinapresprout mo, yung freshly prepared, freshly sliced sets, eh, pwedeng itanim mo sa kahit anong posisyon. Nasa ibabaw ang balat, kung nasa ilalim, o sa gilid. Okay lang kung anong posisyon. Pero itong pre-sprouted sets, siyempre, nasa ibabaw ang sprout. Ang planting distance is 100 cm by 50 to 75 cm. Itong 100 cm ang distance between rows ito. Ang 50 to 75 centimeters is distance between plants within a row. Another recommended planting distance is 80 centimeters by 60 centimeters. Para sa seed tuber production, closer ang planting distance. Ang sample is 100 centimeters by 25 to 30 centimeters or 80 by 25 to 30 cm. Medyo kulang pa tayo ng pag-aaral sa OB production for seed tubers. Kailangan pa natin na pag-aralan ito mabuti para hindi lugi ang production natin, production venture natin para sa seed tubers. Kailangan ng OB ng vine support para makapurma ng medyo malaki-laking laman. Pwede kang gumamit ng kawayan, kahoy, talahib, at mga stalks ng ibang grasses, stalks ng kasaba, abaka, o ano pang klaseng pantali na medyo maglalast ng matagal, at least 8 or 10 months. Pwede gamitin yan. Ang haba ng vine support should be at least or should be around 2 meters. Itong trellis o stake setup na nasa ibaba sa kanan ay isang stable na setup at medyo nakaka-withstand ito ng malakas na hangin. Basta hindi lang bagyo. Fertilizing. Ang mga nutrients na kailangan ng OB in high quantities ay itong nitrogen at potassium. Kaya lang sa ngayon, hindi pa namin talaga mapinpoint kung gaano karami ang nitrogen at potassium na kailangan ng OB. Kasi hindi gaano responsive ang OB sa inorganic fertilizer. Pero
responsive siya sa organic fertilizer o mix ng organic fertilizer at saka inorganic fertilizer. Kaya isa sa mga recommended fertilization rate is 4 bags complete fertilizer plus 1 ton of organic fertilizer. Isa ito sa recommendation ng Bohol Experiment Station na gumawa ng mga studies on fertilization, UV fertilization. Another recommendation from Bohol Experiment Station, itong 2 tons of organic fertilizer like compost and guano. Pwede mong dagdagan ng micronutrient ang fertilizer. Ang isang recommendation na ginawa ng isang researcher doon dito sa Bisca ay 8 kilograms micronutrients per hectare. Micronutrients like those of biozone. Mas magandang lagyan ng mulch ang field after planting UV kasi ang weed control problema yan sa UV production dahil nandiyan ang mga stakes, mahirap pag-control sa weeds. Usually manual ang weed control. Pwedeng gumamit ng rice straw as mulch or coconut fronds o coconut husk. Pwede kang gumamit ng green mulch. Citrusima is a good green mulch ayon sa isang pag-aaral. Pwede ka rin gumamit ng sweet potato. Doon sa amin, ginagamit ang kamuti as green mulch. Kaya lang itong kamuti dahil umaakyat din ito sa steak, tinatanggal regularly pag nagsisimula lang umaakyat para ang steak ay ubi lang ang makiakyat. Importante ang weed control sa first 4 months after planting. Pagkatapos noon, pwede nang paputol-putol na lang ng mga damo. Medyo sensitive ang ubi sa mga herbicides. Kaya wala pa kaming mai-recommenda tungkol sa paggamit ng herbicide sa UV production. Ibang mga cultural management practices include replanting, mga 10% ng itinanim mong sets, lalo na pagka directly planted doon sa field, hindi pre-sprouted, mamatay. So, kailangan mong palitan yon. So, yung reserve mo na for replanting, kailangan gamitin para pag-replace noong patay ng mga sets. Then, pag-train sa bagging para umakyat sa sarili ng stakes. Kasi, pag tumutubo na ang bagging, mabilis ang tubo, kahit saan yan pupunta, marami diyang bagging na magcro-cross ng rows at magiging harang sa iba't ibang activities na gagawin mo doon sa field. Halimbawa, itong spraying, harang yan. O harvesting ng aerial tubers. Just before harvesting the underground tubers, dapat i-harvest mo yung mga aerial tubers sa mga varieties na nagproproduce ng aerial tubers. So, makakaharang itong mga bagging na ito. So, mas magandang i-train ang vine. Sa control sa diseases ng ubi, ang pinakagrabing disease itong anthracnose. At pwede mong gamitin ang mga fungicides na ang active ingredient ay vinomil, chlorothalonil o mangkusib para pag-control sa anthracnose. Hindi nawawala ang anthracnose, kaya lang pipigilan mo ang pag-spread ng sakit
sa field. Itong anthracnose usually lalabas yan pagka mayroong successive rain, si mga 1 week, everyday umuulan, yan, lalabas yan usually. O 2 weeks straight umuulan, posibleng umabit, lumabas ang anthracnose. Itong aromatic kinampay, buhol kinampay, medyo, hindi lang medyo, kundi napaka-sensitive niyan sa anthracnose. Pagka inatake yan ng August o July, after about 1 month or a little over 1 month, matutuyo ang dahon niyan. Pagka-grabe ang atake ng anthracnose. Kasi highly susceptible ang aromatic kinampay ng buhol sa anthracnose. Pwede mo nang i-harvest ang ube pagka nagsimo na itong matuyo ang baging o mag-turn yellow ang baging. Kailangan ng medyo careful ka sa pag-harvest sa tubers ng ube kasi ang ubi ay madaling masugatin at madaling mabali yung mahaba ang laman at yung may mga sanga. Dapat maghukay ka sa palibot ng laman. Hindi mo dapat idirekta doon sa laman, sa kilid ng laman ang blade ng harvesting tool mo. Dapat hukayin mo ang paligid ng laman at saka daan-dahang ibuhatin ang laman. Then, tanggalin mo ang mga soil particles sa laman at ilagay ito sa kung anong mga container ang mayroon ka. Pwedeng basket, pwedeng box. Ngayon, pagka ang container ay medyo sharp edges, sharp sides, na makakasugat sa ubi, lagyan mo ang gilid ng basket ng soft material like yung mga damo na nasa field para hindi masugatan ang ubi, lalo na yung mga laman na intended mo para planting material. Then piliin mo muna yung mga gagawin mong pangtanim sa next season. Pag nakapili na ka ng magagandang seed tubers para sa sunod na planting season, pwede mong ipagbili agad ang ube. Kailangan ipagbili mo agad yon kasi gumagaan ang ube dun sa storage. Ang weight loss ng ube is about 7% of the weight of ube every month. So after around mga 5 months, mga around 1/3 ng ube, ng weight ng ube ay mawawala. So magandang ipagbili mo agad ang sobrang tubers immediately after harvest. Then, sa natitira mong mga tubers na nandoon sa barn, darating ang panahon na sila ay mag-sprout kahit hindi pa ready ang field mo. Pag naglabasan ng mga sprouts, tanggalin mo para hindi maubos ang nutrients sa tuber at hindi masyadong gumaan ang mga seed tubers mo. Okay, ito ay simpleng cost and return for 1 hectare ube production. Maraming assumptions dito. Isa nito ay itong libre ang mulching material at malapit lang sa pinagtaniman mo, mga within around 500 meters. So, ang ginamit na labor rate dito ay ang prevailing labor rate
dito sa buy by late ngayon na 350 per man day at 500 pesos per man animal day. So sa example na ito, ang total ubi production cost is around 400,000 pesos per hectare. Hindi pala kasama dito yung ibang transportation cost. Gaya ng pag-transport ng seed tubers kung nagsisimula ka palang pag-tanim ng ubi. So, itong summary ng estimates, assuming yield, total yield of 20,000 kilograms or 20 tons at damage na around the damage tubers na unmarketable na around 2,000 tons, so meron kang net yield na 18,000 kilos at 40 pesos per kilogram farm gate price, over 700,000 ang gross income. Less total expenses, magkakaroon ka ng around 300,000 net income. So, ang ROI mo is around 0.7 o 70%. Ang mga operations na malaki ang contribution sa labor cost sa ubi production ay itong mga operations na ito. Planting and weeding, 20 to 50%. Drilling and staking, 24 to 36%. At harvesting, 11 to 16%. Base ito sa mga ilang estimates ng ubi production cost and return. O, yun lang po. Maraming salamat. Ayan. Thank you for that informative presentation, Doc Pido. And thank you for staying with us, mga ka-agribees. Natutunan po natin kay Doc Pido ang basic technicalities on pre-planting, planting, growing, harvesting, and sorting, as well as yung simple cost and return estimates po. Let's move on sa ating live question and answer. But brief reminder po muna tayo sa mga ka-agribees. Paalala lamang po sa mga gustong makakuha ng e-certificate, sundin lang po ang lahat ng ating mechanics. We played an AVP before we started our webinar today. Nandoon po lahat ng details. Kaya please rewatch it again should you wish to avail e-certificate. For those po in the comment section na requesting for a copy of Engineer Moirong as well as Dr. Pido's PowerPoint presentation, we will post the same in a downloadable PDF file sa atin po ulit, Kadiwa Agribiz Webinar Facebook Close Group. Mangyari lamang po na hindi pa kayo member, sumali na po kayo doon. Now for the question and answer, joining us, besides our resource persons, joining us also as panelists is Ms. Priscilla G. Soriano, agriculturist too from the High Value Crops and Development Program. She is HVCDP's Regional Report Officer from Central Visayas. So let's start our first question for Ms. Priscilla. Hello, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Pa-louder po a bit ng inyong hindi po kayo narinig. Ayun, good morning po, ma'am. Starting off po yung question para sa inyo. Ano-ano po yung services at saka support, government support programs na binibigay po ang high value para po sa ating production and processing po? Okay. Good morning po sa lahat. Ulitin po, ako po si Priscilla Soriano from Department of Agriculture, Region 7. Ang official station ko po ay sa Cebu. So, with regards sa mga support ng Department of Agriculture,
initially po, as initial support, meron pwede po meron po kaming technical assistance. Mm-hmm. Kung bibisita, pwede nyo kaming bisitahin dito sa office anytime. Hindi pala anytime, from 8 to 5 8 a.m. to 5 p.m. For individual, for work-in clients, yung mga interested individuals na gustong mag-farm. Then for the main support, for the main support ng DAP, Department of Agriculture, pwede po tayong makapagbigay ng planting materials under sa production. Usually, for OB, yung mga tubers, yam tubers ay binibigay namin galing sa production sa aming experiment station. Hindi lang po dito sa Region 7, nationwide po yan. Depende po sa pag-target setting. Kasi po, mayroon kaming target setting every year. So, yung every year, yung target for this year, i-implement next year. Apo. So, meron din po kaming pang-extension, education and supports through conduct of training. Mm-mm. For a specific crop like ube. Then, pwede din po tayong mag-conduct ng techno demo para show sa, para as a show window for the modern practices with regards to ube production. Then, meron din pong for farm mechanization, pwede din tayong magbigay ng equipment like multi-cultivator tiller, pang hand tractor para sa land preparation. Then, sa post-harvest, pwede rin pong plastic crates. So, depende po sa kailangan ng commodity ng ube. Tsaka, meron din pong, pwede rin pong mag-establish ng root crop processing facility. Pero yan ay depende kung available yung lot. Pwedeng structure, pwedeng equipments. Depende po yan sa plano. Apo. Na advance na i-plan out siya. Then, pwede rin irrigation support. So, under sa production, yung water plastic drum, tsaka HDPE, pwede rin po din yun, yung maibigay. Then, pwede din mag-establish ng mga small-scale irrigation system like small farm reservoir in case may tag-init or yung long duration ng El Nino, meron tayong mapagkukunan ng water. So, pero ang mga yan ay sa ngayon, kailangan grupo yung target beneficiaries. Pero kung individual, pwede sila maka-assist, maka-avail ng credit na as a capital. Yun lang yung para sa mga individual. Kasi usually by cluster na yung binibigyan ng suporta para may impact yung projects. Yun lang po. Ayun. So sa mga ka-agribase, meron pong DA programs through our High Value Crops and Development Program. Meron po silang support na meron po tayong support na binibigay from production, extension, post-harvest, as well as yung marketing through naman po our regional counterparts ng AMAD, ng AMAS, which is AMAD po. So moving on po to our next question for Dr. Nestor Pido. We have a question from Ms. Maricel Valdez. Ubi rin po ba daw yung lahat ng bunga niya ay nasa mga baging niya? Kung gray po siya na mga bilog, pero yung laman niya po violet din. So, due to unsecure connection po, unstable connection kay Dr. Pido dyan sa VSU, I will read po his answer to that through our private chat. So, yung sabi ni Dr. Pido, and I quote, kung mabibigat yung aerial, ubi-ubihan siguro yan at hindi tunay na ube. Yun po yung sabi ni Doc Pido. Ang aerial tuber ng ube ay less than 100 grams karaniwan. Merong mga ubi-ubihan na violet ang loob aerial tuber pero mapait yung iba. Meron din puting ubi-ubihan pero hindi ito ang tunay na ube. So I hope that answers your question, Ms. Maricel. So moving on po to our next question.
So, paalala po sa ating mga ka-agribis, yung gusto pong makuha ng e-cert kasi yung nakaraan, may mga comments po tayong natatanggap na wala silang nakukuhang e-certificate. Again po, we will reiterate for the information of everybody, kailangan nyo pong nakapag-register sa aming registration. Secondly, kailangan nyo pong nakapag-online attendance today. So yung ating pong online attendance today ay nandyan po sa ating comment section. And third po, kung nakapag-online attendance tsaka registration kayo, kayo po ipapadalhan namin ng link sa email ng ating feedback and online quiz. So inyo po iyong i-fill out, feedback and online quiz. So kung kayo po ay nakapag-comply all the rest po doon sa aking na-mention at nakapasa po kayo sa inyo sa ating quiz, which is 60%, at least 60% po yung hinihingi natin, mag-i-issue po kami ng e-certificate 3 to 4 working days po after this webinar. Since we want to give time po to our staff na i-evaluate po ang inyong compliances to avail our e-certificates po. So, next question po. Wait, from our audience. For a bit po. Sige, let's read it na lang po from our private chat. Since our staff is having a difficulty to retrieve po the message and show it to everyone. We have a question from Vera Cresta Rosario. Good morning po. Si Ma'am Vera daw po ng Quezon City. Pwede po bang intercropping daw ang ube? Yun yung una niyang tanong. Pangalawa, considered po daw bang exhaustive crop ang ube? At kung oo, ilang years po bago makarecover ang lupa, o ano po ang pwedeng gawing paraan para mabilis po ang makondisyon ng lupa bago po tayo magtanim ulit ng ube? So yung sagot po ni Dr. Pido dyan through our private chat, doon po sa intercropping. Wait, let me check. Yan. We quote from Dr. Pido ng VSU Field Root Crops, pwedeng intercrop pa ng ube ng bush beans at mung bean at siguro iba ding legumes. Dapat ang intercrop sabay sa pagtanim at madaling mag-mature nang hindi siya natatakpan ng ube pag makapal na ang foliage sa September hanggang maturity ng ube. Yun po yun for the first question on intercropping, kung pwede ba ang intercropping sa ube. On the second question ni Dr. Pido naman, yung about kung exhaustive ba yung ube production, and we quote, sa pagkakaalam ko, walang report na nagki-claim na exhaustive ang ube, although malaki ang uptake niya sa nitrogen at potassium. Para makarecover ang lupa, pwede mong i-follow o papahingahin ang field for a few years. Pwede ring mag-green manure ka gamit ang legumes o hindi kaya mag-crop rotation ka. Yun po yung sagot ni Doc Pido doon sa question ni Ma'am Vera. So moving on po to our next question. Para po to sa sunlight. Ilang kilo daw po ang standard para maging supplier kung ikaw ay may ganitong tanim? Engineer? Okay, ilang kilo ka mo ang standard? Anong ibig niyo sabihin? Ang volume? Yes po, siguro. Ilang kilo po ang standard volume na tinatanggap po ng sunlight? At least 1 metric ton per delivery. Yes at po. At least 1 metric ton per delivery. Yeah, yes po. Noted on that, sir. Para daw po maging supplier. Ay,
Engineer Moirong, can we request po for you to turn on your camera so that our audience can see you po? Ayan, thank you very much po, Engineer Moirong. So, going back po doon sa tanong ni Ms. Maricel Valdez, mukhang malaki ang interest ni Ma Maricel dito sa UBE, no? Because we have noticed she have a lot of questions for this. So, ilang kilo daw po para maging supplier? At least 1 metric tons po per deliver daw para po doon sa ating gustong mag-supply sa Sunlight Foods Corporation po. So, moving on to our next question, sir. Ah, ito po from Rojas Arnolfo. For you again, Doc, Engineer Moirong. Interesado daw po siya sa contract growing scheme niyo po dyan sa Sunlight. Paano daw po mag-apply? Bali, tumawag lang po kayo sa number na binigay namin kanina at may mga sasagot sa inyo doon. Bibigay sa inyo ng mga ano yung mga requirements. Ano? O, bago kasi maging contract grower ka, no, dapat magkaroon muna ng site assessment yung lugar na pagtatamnan mo. Kasi may mga criteria po kami about sustainability. No? Hindi kasi lahat ng lupa pwede mong tamnan ng UBE. Ano? So, meron kaming tinitignan ng sa sustainability kung ito ba ay meron ka bang source ng sustainable irrigation water, ano? Then meron ka bang yung bang pagtatamnan mo accessible ba sa lahat ng mga bihikulo? At ito ba ay meron ba siyang mga meron ba siyang mga risk na pwedeng mangyari sa lupa pagtatamnan mo, like for example yung flooding, ano? Importante po yan. Dapat di siya binabaha. O dili kaya walang soil erosion. Okay. Then tinitignan din po namin dito kung ito bang site na proposal nyo exposed ba sa sunlight. Kasi napakahalaga po kasi yung UBE na dapat meron siyang exposure sa sunlight at least 12 hours a day. Ano? Kasi yung second part ng growing kasi, it's more on the tubers. Ano? Kailangan mo yung sunlight na para mapalaki mo yung laman sa loob ng lupa. Okay po, noted on that, sir. Sana po nasagot po yung katanungan natin para doon sa sagot po ni Engineer Moirong. Moving on po sa ating next question. Maybe pwede din pong magsagot dito si Ma'am Priscilla if you have something to say. May tanong po si Ms. Aiza. Nabubuhay po daw ba ang UBE kapag ang climate temperature ng init ay mataas pag itatanim sa lowland? Thank you and God bless daw po. Do you have something to say, Ms. Priscilla? Before we proceed po kay... sige po. Proceed po tayo doon sa sagot ni Doc Pido para doon sa tanong na yan. Sa tanong niya kung pwede daw po yung UBE sa climate temperature, we quote po the answer ni Doc Pido doon sa ating private chat. Kung magtanim ka na mainit masyado ang field or tag-init at walang irrigation, marami rin ang mamamatay na set o yung seedlings natin, your seed tubers. Kaya mas maganda kung magtanim ka pag nagsimula na ang tag-ulan. So hindi lang ang pag-sprout ng UBE ang basihan ng pagtanim kung hindi pati na din ang panahon. So sana po nasagot yung katanungan ninyo, Ms. Aiza, doon sa query nyo po on climate regarding UBE planting po. So moving on to our next question. Gano daw po katagal ang shelf life ng process na UBE products, Engineer Moirong? Well, depende sa anong klaseng produkto na gagawin mo, no? Pag yung powdered UBE, well, abutin siya ng more than a year, no? Then meron din kaming produkto na tinatawag nila na yung acidified. Pwede mo siyang itago sa room temperature, no? Hindi siya chilled, ano? Tumatagal siya ng around 3 to 6 months, ano? Pero meron ding mga produkto na kagaya ng UBE jam, umabot din ito ng more than a year. So depende kung anong paano pag-process mo, no? Depende yan. Kung
kung sanitary yung pagkagawa mo, talagang wala kang problema, no? Masasatisfy mo talaga yung shelf life na rinirequire niya, no? Like for example yung sa bottled na OBM, ano, kinakailangan ang water activity mo rito nasa 0.8, ano. Kung ang water activity mo mas mataas dito, madali lang siyang masira. So kinakailangan masatisfy mo talaga yung mga microbiological requirement na, no, para hindi ka ma-maintain mo yung shelf life niya. Saka yung mga temperature na kinakailangan mo siya itatago, kinakailangan ma-maintain mo rin yan. Yung tinatawag nila na cold chain, ano. Apo. So, summarize ko dun sagot ni Engineer Moirong, depende po sa klase ng process ube products. So, the type of ube products demands different levels. Demands different levels of care. So, tsaka demands different level of shelf life po. Depende po dun sa process product na ginagawa natin. Sige po, moving on po sa ating next question. Sir Rojas, Sir Arnulfo din ulit. Anong specific variety po ng ube ang requirement ng Sunlight Foods Corporation? Interesado kaming maging supplier o contract grower. From Kasiguran Farmers Agri Association daw po. Well, marami kasing variety ng ube, ano. According to UP Los Baños Institute of Plant Breeding, there are 200 varieties of plant varieties of ube sa bansa natin, ano. So mayroon tinatawag na white, mayroon tinatawag na purple, ano, with the bluish shade, mayroon tinatawag na purple siya pero reddish shade siya, no. So ang ginagamit namin dito ay yung purple na reddish shade, ano. Kasi hindi mo na kinakailangan maglagay pa ito ng mga additional food coloring, ano, which is kasi masama kasi pag nagay ka ng food color, eh. Adulterant 'yan, eh. Saka pinagbabawal talaga 'yan, ano. So, ginagamit namin dito, yung tinatawag na kinampay na with kinampay na purple siya pero with reddish shade, ano, ang kulay niya, no. So, para ngayon malaman nyo kung kasi may mga ube kasi purple siya tapos reddish shade niya. Pag linuto mo siya, nagiging brown, no? Nagiging champurado. So ngayon, meron kami pamamaraan ngayon dito para malaman mo na stable ang kulay ng ube. All you have to do is i-chop mo siya, no? Expose mo yung flesh niya sa hangin for about 15 minutes. Ano? Kung nagbago ang kulay niya, naging brown, pag dinuto mo yan, champurado yan ang kinalabasan niya, no. So yun ang ginagawa namin pamamaraan para maiwasan namin makabili kami ng mga reject, no. So ulitin ko, ang pinakamagandang kulay ng ube, no, ay yung purple siya na reddish ang shade niya, no. Kanina may pinakita di kasi Dr. Pido, no, ng mga classification na mga klase ng ube, ano. So marami akong nakita doon, karamihan doon ay mga shades bluish, ano. Bluish ang shade niya, like for example sa Bohol, ano. So pag linuto mo siya, o kinonvert mo siya as powdered, hindi maganda yung kulay niya, no. Light ang kulay niya, so you need to put additional color, food color, para gaganda ang kulay niya. Pero yan kasi pinagbabawal yan, kaya hindi po kami gumagamit. So the best variety na aming nagamit na ube is coming from Usamis. It's all natural yan, na talagang matingkad talaga yung kulay niya, na napakaganda. Yan ang gustong-gusto ng mga Hapones. Okay po, noted on that, Engineer Moirong. Hoping may nakuha kayo, Sir Arnold. And should you wish to have the specific details as mentioned po ni Engineer Moirong kanina, you may communicate with them kasi sila po ang magbibigay sa inyo na lahat ng specifications kung gusto niyo po maging supplier and parte ng kanilang contract growing scheme. Okay, moving on po from Ms. Christe Beniga na tanong, I would like to ask if what variety of ube is recommended for food processing and saan pwede makabili ng planting materials?
Yes, Ms. Priscilla, do you have something to say po? Good morning once again. Kung sa yung regarding sa source ng UV planting. Yes, ma'am, sorry Ms. Priscilla. Yes. Oh. Yeah, come again po. Medyo mahina po yung dating niyo. Magandang tanghali po once again. Regarding po sa source ng planting materials, pwede po tayo makabili sa BSU. Ah, opo. For the opo, sa Visayas na part, pwede po tayo sa BSU naman. Yan sa yes, po, sa din, kasi usually yung mga experiment station may binibenta din ng mga planting materials pero affordable siya. Ganun. Sige po. In the Visayas area po, we have the Visayas State University kasi nandun po yung field root crops. And I believe, correct me if I'm wrong, meron din po dito sa Benguet State University kasi I believe meron din po silang research on ube. Do you have something to say po, Engineer Moirong? Well, the best variety the recommended for food processing ay dapat ma-evaluate mo to ng gusto yung kung ano yung ruube ano. Dapat malalaman mo rin dito ano yung mga chemical analysis nito ano, like for example yung pH value niya. Yan ang pinaka most critical part, a critical na karakteristika na dapat mong tingnan sa ruube, no. Hindi lang yung sa color kundi yung pH value. Kasi may mga variety ng ube na pinoses mo sa umaga, bandang hapon panis na siya kasi yung pH value niya napakababa. So, merong mga ganyang klaseng variety, no. Then dapat i-consider mo rin dito yung pan niya, yung usage mo, no. Kasi may mga ube diyan na kinakailangan, you need more pulp ano, to produce a kilo of your product, your puree, no. Meron ding mga variety na mapuhaghag siya, na gagamit ka lang instead of 50%, gagamit ka mga 40%. So, malaking bagay, malaking improvement sa cost mo doon, ano? So, it affects your profitability. May mga ube rin na ang baba ng yield ng pulp, ano? Kasi masyadong makapal yung pinaka-skin niya, no? Then, may mga ube rin na pag chinap mo na siya, ang daming cavity sa loob. No? Parang galap din, no? So, may mga ube rin na bulaklakin ang kanya. Masyadong irregular yung shape niya. Kaya nahirapan ka magbalat at matagal ang pagbabalat mo, sakay sa pa, affected yung recovery mo ng pulp. So, yun ang dapat bigyan mo ng konsiderasyon. Ano? So, sa amin, isa pang tinitignan namin dito is yung cooking behavior mo ng ube. Ano? Kasi mayroong mga ube na paglinuto mo siya, makunat. No? Tapos meron din yung mga ube na paglinuto mo siya, mabuhaghag. Tapos meron din ube na paglinuto mo siya, linaga mo siya, matubig. And that affects your formula. So, dyan po kami ingat na ingat. Ano? So, sa ngayon, meron na po kaming mga napiling mga variety. Like, hindi ko alam mga pangalan yan eh. So, sa tingin pa lang namin, nakikita pa lang namin yung ube na materials, alam na namin kung ano yung cooking characteristic nito. Tapos, ano yung magiging usage mo. And again, as I mentioned kanina, the best variety of ube sa nagamit namin is coming from Usamis. It's natural in color. Tapos, di mo kailangan masyadong malaki ang pulp na gagamitin mo to produce a kilo of your product. So, ibig sabihin, mababa yung material cost mo. Yes po. Okay, noted on that, Engineer Moirong. Moving on po to our second to the last question for today. From Sir Irvin Sumalinog, question po regarding ube processing. Meron po bang suggested na recipe for ube powder, ube puree, or ibang processing recipe po? Ang masasabi ko lang dito, no? Yung ube powder, ube puree, no? Iba-ibang kwan kasi ito, no? Iba-ibang paggagamitan mo nito, no? May analogy kasi rito, no? Yung advantage ng powder, anong disadvantage niya, anong advantage ng ube puree, ano? Actually, lahat ng mga naging customer namin, dati-dati gumagamit sila ng ube powder. No? Ube powder ang ginagamit nila. So, para mapasok ka namin yung market, nag-introduce kami, puree, you know, ang ginamit namin. So, nakita namin ang disadvantage ng ube powder. You know? Para kasing kwan ito, parang isda eh.
na ginawa mo siyang dried fish. Tapos limited ka ngayon ng putahe, di ba? Ang pwede mo lang gawin sa dried fish ay prito at tawag dito. Prito o yung kwan yung grilled mo ano. Pero kung yung fresh, marami kang paggagamitan ano. Ang isa pa kasi itong kwantong ubi powder ano pag hindi ka marunong ano mag-check up nito no. Pag hinhydrate mo siya no. Akala mo yung pH value niya normal. And after a few minutes lang o a few hours lang na hydrate mo siya, nagiging panis na siya no. So kasi yung pag-process nila kasi nito ano, hindi nila tinitignan yung pH value niya, basta dried lang nila. So yun ang nagiging problem about the ubi powder ano. Limited ang pwede mong gawin. Whereas kung ubi puree no, malawak ang pwede mong paggamitan. Pwede sa bread, pwede sa ice cream, pwede sa dessert ano. Ang ubi powder kasi parang meron siyang parang sandy, gritty ang kanya texture niya. Hindi mo na may balik yung normal na texture pag ginawa mo siyang dry. Follow-up question po tayo kay Sir Irvin. Ano pong mga example ng ube processed product at ano po ang in-demand locally and abroad? Diyan po sa inyo sa Sunlight, sir. Ano po yung mga ube processed products niyo po? Well, ang pinaka in-demand lang kasi serves as raw material pa rin, ano? Mm-mm. Serves as raw material sa paggawa ng ice cream, paggawa ng bread, mm-mm, paggawa ng dessert. It's more on the puree. Puree po ang pinaka... It's more on the puree. Kaso nga lang, sinasabi nga nila, ang puree daw kasi, kinakailangan yung to keep it at very cold temperature, ano? Frozen, ano? Para to prolong the shelf life, ano? Pero marami din mga teknolohiya ngayon na pwede mong gawing stable ang shelf life niya for a period of around 3 months, no? So, na-addressan na rin namin yon at yun ang ginagamit namin ngayon na technology, ano. So, di na sila gumagamit ng cold storage facilities. So, cold ko na lang sila yung room temperature na lang. At room temperature na warehouse, doon nila nilalagay ng kanilang warehouse, ang kanilang produkto, ano. Saka isa pa, kami naman, nag-produce kami just in time, ano. And para sa kaalaman ng kalahat, ano, we process ube all year round. No? Hindi kagaya dati na may yung seasonality nga, no? Hindi naman po pwede na sasabihin mo sa customer mo, walang ube. Apo. So you need to address that seasonality. And siguro, na-addressan na rin namin yung seasonality of the ube by pre-germinating the ube any time of the year. Ano? And sa amin lang, sa aming experience sa Sunlight, the best time to plant ube is during summer, ano, yung walang masyadong tag-ulan. Kasi hindi aktibo ang mga peste pag dry season. Kaya ang requirement namin sa contract growing namin pag nagkakaroon kami ng assessment sa mga proposed site, ay kinakailangan meron siyang sustainable source ng irrigation water. Kasi pag malilit pa yung ube, hindi mo naman kailangan ng maraming tubig. Apo. And isa pa, na-prove na rin namin ito in Carrigara Lake, ano, na nagtanim kami during summer, nagtanim kami din during rainy season, on the onset of rainy season. At na-compare namin yung productivity. Ano, yung output namin, yung ube planted during summer, ay mas malaki. Di hamak na mas malaki kesa yung tinanim namin during onset of rainy season. Kasi onset of meron ng pagiron ng tag-ulan, ano, at nagtanim ka, tawag dito, bata pa yung mga tinanim mo. Apo. So nalulunod sila, madaling masira yung roots niya, kaya nagkakaroon ng root rot. So ang epekto niya, nagkakaroon ng premature death. So nasira mo na yung cycle. So matagal ulit babalik. Tutubo siya ulit pero matatagalan siya. Ihintayin mo na naman yung next cycle. Apo. So
sa amin, ang practice namin dito is plant the ube during summer, not on the rainy season. Ne-proof na po namin yan. Kaya ngayon, na-addressan na po namin yung seasonality ng ube. Kaya siguro, yung mga customer namin, ever since, we supply them the requirement just in time. Puno lang yung kailangan nila, dinideliver namin. Schedule of delivery na lang po yung aming tinitignan. So tuloy-tuloy yung aming buying ng ube, tuloy-tuloy yung aming processing ng ube all year round. We are processing at the rate of 1 metric ton to 2 metric tons a day of ube. Okay, noted po on that. Engineer Moirang, thank you very much for attending po, attending and participating po sa ating question and answer. So, moving on po, pwede po ba tayo makahingi ng mga concluding statements coming from Ms. Priscilla, Engineer Moirang? May mga gusto niyo po ba kayong i-promote? Sige po, Ms. Priscilla, you can go first po. Meron pang isang question sa ano, pwede bang sagutin yun? Sige po, ma'am. Anong question po galing kay Ms. Christy Venega. Nasabi po, nasabi ko na po kanina regarding sa source ng planting materials, eh pwede po sa Philippine Root Crop sa VSU. So, pero kung saan, kung taga saan man po siya, pwedeng i-check po yung mga agricultural university. Yun po. So, sige po. So, for ano po, pwede po kayong tumawag sa, so anything concerned sa Department of Agriculture, pwede nyo pong tawagan or bisitahin yung opisina ng High Value Crops Development Program. So, every regions po, meron focal person, at the same time, meron din pong katulad ko po, High Value Regional Report Officer. So, para maka-assist po kung ano po yung mga inquiries ng ating mga viewers. Thank you po. Thank you po. Okay, noted on that, Ms. Priscilla. Sa inyo po, Engineer Moirang, any concluding statements and para po sa ating mga ka-agribis? Yung mga ka-agribis na nagplaplanong mag-adventure to processing, ano, any food processing, ano, ang may suggest ko lang sa inyo, may payo ko lang is, siguro, do the right things right the first time. Ano. Kaya yung mga binanggit ko kanina, yung mga considerations in putting up a processing plant, dapat sundin nyo lang po yon, hindi po kayo mahihirapan. Ano? Kasi pag hindi nyo ginawa kasi yung tama, mapaulit-ulit lang yan at mas magastos. So do the right things right the first time. Yun ang pinaka-least na cost na ma-encounter nyo pag ganitong papasukan nyo ng business venture. Yun lang po. Okay po. Maraming salamat, Engineer Moirang and Ms. Priscilla, natunghaya na naman po natin ng isang meaningful na discussion today. Magpa-plug lang po ako, panoorin niyo po ulit, abangan niyo po ulit yung aming biyaheng agribusiness next week, Thursday, and ating pong next webinar po ay sa June 1 na po iyon. So, pakiabangan po iyon mga ka-agribusiness. So, isa na naman pong talakayan ng at makabuluhang talakayan ng ating natunghayan mga ka-agribis. Maraming salamat po ulit sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon kay Dr. Pido. It's such a waste no na hindi natin siya nakasama sa live discussion, but it can't be helped kasi medyo mahina po ang ating internet po talaga doon. Maraming salamat din po kay Engineer Moirang ng Sunlight Foods Corporation. At saka po kay Ms. Priscilla ng ating high value dyan po sa regional field office po, Central Visayas Region 7. Muli, ako po si Shaira Granada at samahan niyo po kami sa mga susunod na episode dito sa Kadiwa Agribiz Webinar. Talakayang ani at magandang kita.